Sa laban nga ng Lakers, mga idol, at team ng Utah Jazz, etong si Anthony Davis ay nagtamo ng hindi magandang injury. Nakakatakot nga na ankle injury ang kanyang nakuha sa second quarter nga ng laban nila. Ang ganda pa naman sana, mga idol, ng umpisa ni AD sa first quarter. 15 points agad, mga idol. Pero pagdating nga dito sa second quarter, dito na nakuha ni Anthony Davis ang grabe at ang nakakatakot nga na injury sa kanyang right ankle. Hindi niya nga lang ito basta na tweak, mga idol, kagaya ng mga normal ankle sprain. Pero mga idol, talagang parang bali nga. Tumabingi nga talaga, mga idol, ang kanyang paa. So sobrang tindi nga, mga idol, ng pagkabali nito ay yung ankle ni Anthony Davis ay tumama na sa court. Kaya nga't kitang kita sa kanyang naging reaksyon after this injury kung gaano nga kasakit yung kanyang nararamdaman. At nang dali na nga siya, mga idol, sa locker room para i-check out kung ano ba talaga nangyari. Sa kanyang ang x-ray, mga idol, ay negative naman. Walang matinding nangyari na fracture or bale. Talagang ang sobrang na-spray niya lang ang kanyang ankle. Balita nga, mga idol, after the All-Star break pa itong i-evaluate itong si Anthony Davis. At hindi pa nga rin sigurado, mga idol, kung kailan ang kanyang balik. Pero mga idol, kung meron ngang hindi magandang pangyayari sa laban ng Lakers ngayon at Utah Jazz, maganda naman ang naging resulta ng laban. Dahil panalo nga sila, mga idol, 106-101. Yan nga, mga idol, sa panguna neto ni LeBron James. Pinangunaan niya nga, mga idol, sa pag-comeback ang kanyang team. Down nga sila ng double digit, mga idol, sa isang punto ng laban na ito. Pero itong si LeBron James, mga idol, take over mode. Binuhat nga sa kanyang malaking braso ang kanyang team na Lakers. Umpisa nga yan bago matapos ang third quarter at sa buong fourth quarter. At ang patunay nga niyan, mga idol, etong si LeBron James, out of the 33 points na kanyang in-score sa buong laban, 15 points doon, mga idol, ay in-score niya sa fourth quarter. Unti-unti ngang ibinaba ng Lakers ang halos 10-point lead netong Utah Jazz sa pungunayan ni LeBron James. Talagang takeover mode nga siya, mga idol. Sigurot na isip niya, wala ang kanyang kapartner na superstar, kaya nga't kinakailangan niya ng maghalimaw. At ayun nga, mga idol, ang kanyang ginawa. Sa halos 40 minutes niya nga na paglalaro, mga idol, 33 points, 8 rebounds, 6 assists, 2 steal. At ito naman, mga idol, si Russell Westbrook, clutch free throws para tulungan ng Lakers sa panalong ito. Meron siyang 17 points, 7 rebounds and 6 assists. Sa AD naman, mga idol, na injury, 16 minutes lamang pero 17 points ang kanyang itinala sa buong laban na ito. Si Donovan Mitchell, mga idol, na sobrang init nga sa first half ay napa-cool down ng Lakers. 26 points nga siya sa first half, mga idol, pero 11 points na lamang sa second half. 37 points nga ang kanyang total sa laban na ito at meron din siyang 5 assists at 4 na steal. Ito naman, mga idol, si Bojan Bogdanovic ay meron namang 15 points. Pero anyways, mga idol, napakagandang panalo nga nito ng Lakers. Ang ganda ng performance nila matapos nga sila ikapuse nung nakaraang laban nila against sa Golden State. Mukha nga talaga, mga idol, nag-i-improve na ng paunti-unti itong team ng Lakers. Pero anyways, mga idol, yan nga ang update natin sa laban ng Utah Jazz at ng Lakers. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Bye!